Kaibigan, kamusta po? Doc Willie to. Meron lang tayong konting balita tungkol ano po to, tungkol sa mga cough syrup, tapos yung mga paracetamol. Ito naman, hindi naman tayo kailangan pa mag-alala. Ang issue naman nangyari sa Indonesia. Okay? Sa Indonesia ngayon, ating check nyo lang yung date ng video natin, dumadami ang acute kidney failure, acute kidney injury, nitong daon sa Indonesia sa 5 years old and below. Nag-alala na nga yung mga taga-Indonesia health authorities nila. Sa taon na to, may 133 na bata less than 5 years old ang namatay. Hindi nila sigurado kung saan galing to. Ang pinagdududahan nila, baka daw may mga cough syrup sa sipon o baka paracetamol, di sila sure. Baka Indian made, yun ang duda pa lang ng Indonesia. Nangyari na rin to sa Gambia, 66 death eh. So ang WHO, pinag-iingat lang yung mga ibang bansa din. Hindi naman natin sure kung nakalabas ba sa Indonesia itong mga batch. Hindi pa rin natutukoy kung ano eksakto yung mga gamot na to. So on the alert sila. Tayo naman sa Pilipinas, dapat on the alert din tayo kahit malayo sa atin. Ang mababantayan na lang natin, lalo na sa mga pediatrician, sa mga magulang na may bata, syempre, minsan nagkakasakit, pinapainom natin ng gamot yung mga bata. Alamin din natin ano ang warning signs ng kidney injury sa bata. Hindi kasi pareho ang warning signs sa matanda, hindi pareho ang warning signs sa bata ng acute kidney injury. Okay? O, tingnan natin ha. Pag sa matanda kasi, may kidney failure, may manas ang matatanda. Pag sa bata, hindi nagmamanas gaano. Sa matanda, naha-high blood. Sa bata, pwedeng hindi ma-high blood. Sa matanda, may dugo sa ihi. Sa bata, medyo iba. So, ano symptoms ng acute kidney disease? Pinapabantay natin magulang, pati mga pediatrician. Para just in case dumadami dito sa atin, alisto na tayo. Number one, pag acute kidney disease, usually may lagnat muna. So, nilalagnat yung bata. Pangalawa, may pamamaga sa mata. Usually, di ba, pag kidney injury, maga yung mukha, mata, mukha, minsan yung paa din, may konting pagmamanas. Number three, yung mga bata, kasi minsan di naman magre-reklamo eh. Makikita mo na lang, pag ihi nila, nasasaktan sila. So, nasasaktan sila. Parang, ano ba, masakit pa? Hindi pa marunong magsalita. Gaano eh. So, may burning pain when urinating. Tingnan nyo kung takot ba umihi o ano. Number four, symptom ng acute kidney injury, pwedeng mas madalas umiihi. Hindi nila mapigilan yung ihi. 5 years old, dapat napipigilan na ihi. O pwedeng kumukonti na yung ihi. Pag kumukonti yung ihi, di ba, hindi magandang sign yun. Number five, pwedeng umihi habang natutulog. Dati, pag natutulog, nakokontrol nila, wiwi nila. Ngayon, hindi nakokontrol. So, medyo kakaiba. Number six, pwedeng medyo ma-pink o mapula-pula yung ihi. So, baka may dugo sa ihi. Sign of kidney disease niya sa bata. Number seven, hindi naman na-check yung blood pressure ng bata. Pero pag na-check, medyo mataas. Tapos, number eight, hinihingal. Ito, pag hinihingal, medyo bad sign na pag hinihingal na yung bata. So, ito yung mga acute kidney possible warning signs sa bata. Fever, swelling sa muka, pag-ihi, may sintomas, may dugo sa ihi, tumataas blood pressure, at nahirapan huminga. Anong cause ng kidney disease sa bata? Usually, namamana to. Tapos ngayon nga, may issue nga sa ibang bansa, sa Indonesia, tinitingnan din kung anong cause, possible ba may gamot o baka may contaminant na nakita. Diba? Meron din sa bata na glomerulonephritis. Meron din parang inflammation or infection. Misan, parang walang cause eh. May tinatamaan lang talaga yung bata. Merong mga nephrotic syndrome. Minsan, wala rin cause eh. Talagang magugulat na lang tayo meron. So, tandaan nyo, yan ang acute kidney disease sa bata. Tapos, pag acute kidney disease sa bata, ang good news dyan, basta biglang injury sa kidney, pwede pa gumaling. Pwede pa mag-recover.
Okay, sabihin, bago pa lang injury. So, pwede mag-recover sa tamang gamutan, dadalhin talaga sa doktor, malamang papa-hospital talaga yung bata. Pagdating sa chronic kidney disease, ito mas mahirap na to. Yung chronic, pang matagalan na kidney disease, eh, bata pa lang. So, meron din silang mga symptoms. Pero yung chronic disease, yung pang matagalan, minsan dahan-dahan yung sintomas eh. Malalaman nyo kung medyo malala na eh. Diba? Ano mga sintomas sa bata na may kidney problem pala? Mas pandak yung bata. Hindi gaano tumataba. O mas maliit siya. Laging napapagod yung bata. Parang anemic, pagod. O walang gana kumain, nasusuka, maputla. Maputla yung bata, anemic. Masakit ang ulo. Complain ng bata, masakit ulo. Okay? Tapos yung ihi niya, nagloloko din. Either sumusobra sa ihi o nababawasan sa ihi. Meron din pamamaga sa mukha. Okay? So kung may duda kayo, kung yung anak nyo meron ganitong mga sintomas na namamaga at yung mga sa ihi may kakaiba o sa ihi niya meron kayo napapansin na iba, mas konti, mas marami o parang may dugo, papacheck natin sa doktor. Okay? Sa pediatrician. Sa pedia, meron silang gagawing test. Una, papa-urinalysis, di ba? Check yung ihi. Pangalawa, may blood test, mga creatinine. Pangatlo, may mga x-ray, tsaka ultrasound ng kidneys kahit sa bata. Tapos, pag may duda silang may sakit, minsan may kidney biopsy. Okay, so papa-check natin sa inyong pediatrician. Ulitin ko lang po, meron kasi mga balita ngayon. Pwede nyo i-check sa mga news outlets, sa Google. Developing news na sa Indonesia nga merong 133 sa ngayon na bata na namatay for the year. O dapat normally konting-konti lang mamatay dapat sa kidney disease siguro. Ang compute nila mga normally sa Indonesia daw 1 to 2 case lang per month. Eh. Ang namamatay baka isa o wala. Ngayon mula January hanggang ngayon October 10 months dapat mga 5 case lang siguro na namatay o 10 case lang, umabot na sila ng 133 case. So, binabantayan natin itong mga issue doon. Tapos, syempre, bili lang tayo ng gamot basta doktor ang nagsabi kung ano yung, syempre, pag sinabi ng doktor, kung ano reseta niya, kung ano brand gusto niya, sundin na lang natin. Tapos, ano lang tayo? Ang maganda naman sa Pilipinas, wala pa naman sa atin. Aware lang tayo. Kaya ako ito ginawang video. Aware ang mga magulang sa sintomas na to. Aware din yung mga doctors, mga pediatrician, na kung merong nakikita kayo parang, uy, may kidney disease yung bata, pa-check natin. Para makaingat din ang gobyerno, ang pamilya, at mga doktor na hindi umabot sa atin kung ano man itong gamot. Hindi pa nila matukoy eh. Kung ano mismo yung gamot o yung batch na may problema dyan sa gamot. Siyempre, gusto nyo talaga laging malakas ang FDA. Eh. Di ba yan ang gusto natin? Malakas FDA para ma-check yung pagkain natin, yung gamot natin na kailangan laging ligtas. Okay, salamat po. Share po natin sa ating kababayan. Maraming salamat po.